everyone and welcome back to my channel. Ngayon, may bago tayong gagawin ang hot pot mukbang. Yoy! Isa ito sa mga favorite namin kainin ng hot pot. May mga gulay kami, may mga wano-nos. Actually, nag-iisip akong content na gagawin. Tapos parang sabi ko, ang hirap mag-isip, alam mo yun, kasi gutom ako. So sabi ko, bakit hindi na lang ako kumain? We love eating. So yun ang gagawin namin for today. Kakain kami. Sasagutin namin yung mga tanong nyo. So ang daming mga tanong pa rin na umiikot. So yun ang ating gagawin. Okay, so gagawin na namin yung aming sauce. Favorite ko talaga tong sili. Hotpot. So ngayon maglalagay na tayo ng gulay. Meron tayong potato. Meron tayong beef na pang shabu-shabu. So meron kaming fish bowl. Sobrang favorite namin to, yung hotpot. Kasi healthy siya. Tapos hot siya. Okay, so magsasagot na kami ng mga questions yung habang kumakain kami. Question number one. Paano mo naisip ni Frank si Ate kay Tulfo? Di ka ba kinabahan na baka magwala siya sa video? Ako, hindi. Di ako kinabahan kasi alam ko naman Ate as a person and gusto ko din yan makita ng wow! Gusto ko din makita niyo. Kaya sabi ko, oh my gosh, maganda tong prank na to. Ang samahan nila. Super. Yaman mo. Umiiyak na talaga siya nun. Pigil-pigil lang ako ng tawa. Alam niyo ba, naluluha na din ako dun sa gilid. As in, kahit alam kong prank. Wow. Ang sweet niya. Malay mo, magsisigaw-sigaw na parang, walang hiya ka! Hindi. Alam ko hindi ka pa siguro. Sila po nag-DM sa akin na, baka daw gusto ko natulungan nila ako sa Ben Frank. Siyempre, oh my gosh, yes, yes! Bakit di na po kayo masyado nag-post ng sexy or nagpapakita ng skin? Ako? Actually, lagi ko nakaka-receive sa mga comments ko na parang, ha! Ba't ka naka-t-shirt ngayon? Bakit hindi ka naka-sleeveless? O bakit hindi kita yung cleavage mo? Ang dami nagsasabi, meron bang nagbabawal sa'yo? Or meron bang stricto? Or bakit? I'm still the same, Ivana. It's not because a guy is telling me not to show my body. Unang-una, wala akong pakialam sa mga sasabihin ng lalaki sa akin. At wala din akong pakialam sa mga sinasabihin ng tao. Whether they like it or not, you know? It's either you like me or you hate me. No. Walang nagbabawal sa akin at hindi ako papayag na may magturo sa akin, na may magdi-dictate sa akin na bawal mo gawin to. Hindi ako mapapayag sa ganun eh. I'm just happy right now and I'm happy wearing t-shirts and I'm happy not showing my cleavage in every video. Kung ano nagpapasaya sa akin, yun ang gagawin ko at wala akong pakialam at wala nagbabawal sa akin. Kaya tigilan nyo yung issue na yun na may nagbabawal sa akin. Gusto mo mag-ubad ako ngayon eh. Charot lang. Ano po masasabi nyo sa mga tao wala masyadong kaibigan? As long as you have family naman, yun, ako tuloy ko sa family yun means friends. So kahit wala akong friends, I have them and they're enough. Di ba dati? Oo, dati. Bago lang ako nagkaroon ng friends na kami ng Call of Duty. Yeah. Pero dati talaga, no joke, wala. Sila ate, sila kuya, sila talaga. Next question. Ivana, bakit puro family lang ang nakikita sa'yo? Wala ka bang mga kaibigan? Eto, totoo. Bilang na bilang ko lang ang mga kaibigan ko. Kasi, I used to have a lot of friends. Sobrang ano kasi ako, friendly akong tao. Tapos, pagkaibigan ko, talagang tinuturi kong pamilya. Automatic, kapag naging kaibigan kita, family tayo. Wala akong pakialam kung sino ka man. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging kaibigan ko eh. Ako mas gusto ko yung mga taong simple lang. Dami ko naging kaibigan and sobrang nasaktan ako. Kasi lahat sila fake. And I realized, not how many friends you have, but it's how many real friends you actually have. Kasi pwede ka magkaroon ng maraming peking kaibigan eh. 500, 100. Tapos wala naman sa kanila. Tapos pag wala ka naman sa tabi nila, kung ano-ano sasabihin nila tungkol sa'yo, ay alam mo ba si Ivana, ganto-ganto. Pag-away na yung one real friend kasi sa 100 fake friends. Exactly. And ako, hindi ako naghaharap ng kaibigan. Because gusto ko magkaroon ng kaibigan. Alam mo, masaya na ako sa fans ko, masaya ako sa pamilya ko, at masaya ako sa lahat-lahat ng blessings. And na-appreciate ko yung mga kaibigan kung nandyan pa rin, na yung mga tinuturi ko talaga true friends, bilang na bilang ko sa dalawang kamay ko, guys. Promise. Yeah. Yun na lang siya. Yun na lang natitiras from before. Ang dami kong beses na nasaktan. Kasi you would never do that to your friend, but they would do it to you. Tapos pagkaharap ka, parang best friends na best friends. It's just so plastic. Ayoko ng plastic na kaibigan. I'd rather have no friends than have plastic friends.
Kaya sobrang maingat din ako sa mga pinagkakatiwalaan ko ng mga kaibigan ko. Kasi mahirap eh. Mahirap lalo na yung showbiz industry. Hindi ko sinasabi lahat. Pero marami talagang mga fake people in the industry. And you have to be really careful who you trust. Because kung ganito yung intention mo sa kanila na, alam mo, maging kaibigan, hindi siya laging ganun. And sometimes, masasaktan ka lang. Yes, hindi ako nagpapakita ng mga kaibigan, pero I have a few real friends that I'm happy and I'm proud of. Ilang taon ko nagkaroon ng diabetes. So, I got diabetes when I was 7. And now, I'm turning 16. Tsaka yung diabetes niya is type, yung inject... Type 1. So, she injects 3 times a day. Twice lang. At twice. Kasi yung type 1 diabetes is kind of like in your blood na permanent na siya, na forever ka matutuso. Tapos yung type 2, you get it from food. Yun yung pwedeng oral. Yung pwedeng gamot? Yung inom-inom lang. Tapos pwede pa siya mawala. Pero malay mo, magkaroon pa rin siya ng food. I believe in that. Miracles happen every day. Okay, next question. Ito, gusto ko siyang sagutin kasi yung mga taong akala nila totoo siya. So, isang beses ko lang ito sasagutin. Ivana, may kumakalat na video po na scandal nyo. Kayo po ba talaga yun? Nag-viral siya actually. Nakikita ko siya sa social media. Pero dinidedma ko siya kasi unang-una, hindi naman ako yun eh. And sa mga taong nakakakilala talaga sa akin, alam nilang hindi ako yun. Pero ang dami pa rin kasi nagme-message sa nanay ko na nakita daw nila yun. So gusto ko din siyang i-address once and for all. Honey. Wow! Hindi ako yung nasa video na yun. Inedit nila yun. And nakakatakot actually yung mga nagagawa nila sa internet eh, di ba? You know guys, alam kong mukha akong wild. Yung walang pakialam, liberated. Proud ako dito ah. Because you will never ever see any scandal of mine on the internet. Unang-unang wala akong makukuha doon. Pag nag-video ako o nag-picture ako ng nakahubad. Bakit? Parang never ko siyang naisip na gawin ever in my life. Tapos isa-send ko sa mga lalaki. Alam mo, pag ginagawa mo yun, I have nothing against you. But I'm just saying that for myself. Kahit mo akong ganito, never kong gagawin yun. Yung madi-disappoint yung nanay ko sa ganung bagay. Yung pag-sexy ko, nasaktan siya doon before. Kasi parang sabi niya, sigurado ka ba? Baka i-judge ka ng mga tao, ganun-ganun. She wasn't 100% na parang game. Sige, mag-swimsuit ka sa picture mo, whatever. But she accepted me because mahal niya ako. The thought of me bringing it to another level, yung maggawa ko ng iskandalo, mag-picture-picture ng hubad, ay grabe na yun, girl. Hindi ko kaya yun. Wala akong makukuha dun eh. Bakit ko gagawin yun eh? Ang dami nang hingi nga sa akin dati. Jowa ko dati. Wow. Mga ex ko, send sexy pic, send dirty pic. Ano, I send you. Gusto mo dirty pic? Send mo picture ng basura. Dirty. Never, never. Swerte nyo naman. So ayan, just to clarify it, wala akong scandal. Hi Mona, would you ever consider being a sexy star like your ate? Ako, no. But ako, support ko si ate sa gusto niya. But for me, I'm okay. I think kasi iba-ibang personality naman eh. Yeah, depende sa gusto mo. Ang nagsiswimming nga ako, naka-pajama, tsaka naka-t-shirt. We have different personalities and yes, I do wear sexy clothes but I'm not influencing her na, huy, magsuot ka din ng sexy ah. Ako nga, sobrang protective pa ako sa kanya kasi para sa akin, I don't want people to talk to her rudely. Okay lang sa akin eh. Because ginawa ko naman and ako naman ang pumasok sa ganong klaseng itsura, di ba? Yung pagiging sexy ko. So, I accept every comment and I don't really care. But her, I think I'm more protective about her. She's very conservative and that's how it is. You know, every person, iba-iba talaga ang personality niya. Iba yung personality, iba yung gusto, iba yung mukha. Yeah, tignan mo, mukhang ingan mo. Do you think crying is a sign of weakness or strength? Ako, strength. Bakit? Kasi kaya mo ilabas yung emotion mo, kaya mo ipakita, hindi ka takot. It's not bad to cry. It's not a weakness, but it's not the strength na parang sabi mo, my strength is crying. It's just, you know, nasa gitna siya eh. It's something that proves that you're human and nasasaktan ka and that's okay. Okay lang masaktan ka. Okay lang na ipakita mo na minsan nasusobrahan. Huwag mo itatago sa loob kasi pag tinatago na tinatago sa loob, mapupuno ka tapos mas masakit yun kasi it's gonna hurt you mentally. Ilabas mo. Kung gusto mong ilabas, ilabas mo. Huwag mong pigilan kasi sasabihin ng ibang tao, ay iyakin, ay mahina siya. And so what? Kaya nga tayo may luha para ilabas siya pag nasasaktan tayo. Lalo na yung mga ex ko, mas marami akong luhang nilabas dun. At hindi lang galing sa mata, pati galing sa ilong ko. Sabay-sabay sila nun. Apat. Apat na butas. Lahat na may butas. Tsuk-tsuk-tsuk. Labas lang siya nilabas. At hindi ako nahihiyang sabihin sa kanila yon. Tapos ngayon, tatawag-tawag na ex ko. Wala na akong luha para sa'yo. Wala na. Nailabas na. Lumabas na siya.
If you can have lunch with one person, dead or alive, who would it be and why? Mona. Siguro si Dad. Uy, gayo ka. Ako hindi, din. Kasi hindi ako nakapag-goodbye sa kanya. So, na magpasalamat din sa kanya, syempre. I love you. Love you. Aww. Nakakainis. Alam ko hindi kami parang sobrang nakita and I wish we could have spent more time together. Pero I'm grateful na siya yung naging dad ko. I love him and alam ko na mahal na mahal ang papa ko si Mo. Ever since. Kasi lagi niya ako nakamusta. Kamusta si Mona? Ayoko na ako nang sagutan mo. Okay, next question. Kanino galing ang bulaklak mo? Galing siya kay Luño. And nag-thank you naman ako sa kanya. Sobrang nagulat ako kasi di ko na-expect na magpapadala siya ng bulaklak eh. Ganong karami. Tapos alam mo yung effort. Na-appreciate ko yun, in fairness. Pero isang bagay na hindi maganda sa akin. Kasi nung na-receive ko siya, parang sinabi ko, alam mo bago ako mag-thank you ah. And I know mali yun, kaya nag-sorry din ako sa kanya. Kasi bago ako nag-thank you, sabi ko, huy, bakit mo ginawa yan? Alam mo ba kung ilang tao mapapakain mo kung hindi mo ginastos sa bulaklak? Sobrang kasi akong practical na tao na I hate it when people spend on me. Ayokong ginagastusan ako. Ayoko yung tao bibili sa akin na regalo or ng ano. It's not because hindi ko gusto yung regalo or because sobra akong materialistic na gusto ko mas mahal or yung mas bongga. Huwag mo na akong gagastusan. Kasi alam nila lahat yun eh. Kahit sa mga birthday ko. Birthday. Kasi pagbilihan mo siya ng regalong parang mahal, lagot ka, magagalit talaga siya sa'yo. Sasabi niya sa'yo, subukan niyo lang bilhan ako ng regalo ha. Hindi pwede. Christmas, tapos ayaw niya. Magagalit talaga siya. Ganun siyang tao. Ano kasi, hindi naman dahil sa ayoko makatanggap ng regalo or dahil kulang yung bibigay mo or hindi ko magugustuhan yung regalo. Na-appreciate ko yung effort, na-appreciate ko lahat ng thought. Pero ayaw na ayaw ko yung gagastos yung tao sa akin. I'd rather you buy it sa sarili mo, pasayahin mo yung sarili mo or pasayahin mo yung ibang tao. Huwag na ako kasi ako masaya na ako eh. And mas masaya ako magbigay kaysa tumanggap. Yeah. Kaya nung binilan niya ako ng makeup ng Tom Ford, alam ko, sinuli ko sa kanya talaga. Parang hindi na ako bibilahan. Sabi niya, hindi, ayoko niyan, meron na ako. Kasi ano ko mahilig yung sa eyeshadow. Tapos namita ko sa'yo, oh, sige, ito na lang. Ka-makeup lang. Sige, ayaw pero na-appreciate ko yun. Na-appreciate ko yung effort na binilhan niya ako ng ganon. Sobrang natutuwa ako at nag-thank you naman ako, di ba? Pero hindi ko tatanggapin kasi nga, kung tatanggapin ko yun, baka next time bilan mo ako ulit eh. Kaya sabi ko, meron na ako niyan, wag na, dai. Sa'yo na. Ngayon, ganun ako eh. Sabi ko, ah, okay. Kaya nung pinadala sa akin yung bulaklak, bakit mo ako pinadalhan? Sana bumili ka na lang ng mga pagkain ng ibang tao or ng nanay mo or sa alam mo yun, magpasya ka na lang ng ibang tao, wag na ako. Tapos sabi niya, that makes me happy sending you flowers and I already made my mom happy and tumutulong din ako sa ibang tao. Naramdaman ko parang sobra naman yung pagkaano ko. So nag-thank you ako eh. Kaya ako siya pinost sa Twitter ko. Kasi parang sobrang na-appreciate ko yung sagot niya. And alam niya kung saan ako nanggagaling. Kasi nasa utak ko na rin is, sana binili mo na lang ng bigas yun. May mapapakain ka, may mapupusog ka. Hindi ko daw masusoli kasi galing pa daw Ecuador yun. Nag-eroplano pa yung bulaklak na yun. Kaya na-appreciate ko siya sobra kasi it's not because mahal or ano. It's because, you know, yung thought ng tao. So appreciate ko siya. That's the story of the flowers. Napakabuti talagang tao ni Rems kasi very thoughtful siya. Kung ano na nakikita niyo sa video, yun din naman siya eh. He wants to inspire people and I think that's really good. Keep it up because he make a lot of people happy. Guys, we're friends. If it's meant to be, it will. Ang galing mo talaga. Paano naisip yun? Hindi ka alam eh. Ganun kasarap yun ha. Tapos ko ano naisip mo. Pero we don't talk as much as we talked before. Maybe in 5 years or 3 years or 2 years or 1 year pag uwi niya, di ba? Mali natin. So, huwag tayo mag-close ng pinto. Kasi may bintana. Ideal age to get married. Mona. Hindi ko masasabi ba yung digantong age. Gusto ko na magpaksa. Eh, maghahanap ko ng tatang. Oo nga, namin yan. We're mga 24. Hoy! 24? Grabe naman. 26. Kamawan! Sa pantaon. Kung kaya. Kaya one more year with you, baby. One more year. Kung kaya niyo parang stable. 10 years? Give me 10 more years. Ah, sige. 26. Yes! Ako ano? 25. Next year na pa namin. Charot. Ako anytime, anytime. Pwedeng next month, pwedeng next year. Dati kasi gusto ko 21. Eh, syempre, lagpas na ako. Wala na. Kaya ako, kahit kailan na lang. Pag dumating ka na, pakasalan mo na ako, baby. Baby. Hey, baby. Baby. Ano ang pinaka-ayaw mo sa tao? Isang tao? Kuwari, kapag ano, ay, nakaka-turn off. Ano yung tawag nila doon? Yung tao. Hayop pa to. Yung hindi siya totoo. Yung plastic.
parang sa harap mo, nice, and then malalaman mo, hindi ka pala niya gusto, or kung ano sinasabi niya. Pakitaan mo na ako na masama sa harap ko. Wag lang sa likod ko. Kaya ito, bilang mo to sa harap niya. What is the best thing you have received? And kanino galing? Ako, my family, from God. Wow. Yeah. Ayoko na sumagot. Wala na akong bang finish na yung ano. Pinifinish mo na eh. Ano ang feeling na ma-prank ni Sir Rapi Tulfo? Alam mo guys, never ko in-expect na mapaprank ako ni Rapi Tulfo kasi unang-una idol ko siya. Tapos, never ko napanood na nagpa-prank siya ng ganun. Kasi ang dami nagtatanong, paano ka naging calm and mabait sa taong abusado? Naniniwala kasi ako sa karma. Kaya, I will treat someone how I want to be treated. But, si karma na lang ang bahala sa'yo. Ganun din naman ako sa love life ko, sa lahat actually. You know, I treat people how I want to be treated. Kahit sino pa yun, I respect everyone. Kahit abusado ka saan, kahit sinaktan mo ko, hindi ako magpapakita na masama sa'yo. Kasi, unang-una, hindi ako pinalaki ng ganun ng nanay ko at ng tatay ko. Sanay na ako na ginaganan ako ng mga tao actually. Yung ina-abuse or sinasaktan or... Basta yung abusado. Pero it's how you deal with it. It's how you carry yourself and still show that person that you're still a good person. Malay mo magbago yung taong yun, diba? Show someone kung gano'ng kakabuti. Baka sakaling magbago din siya at ma-inspire na pwede pala magbago. Proud ka sa pag-prank ko sa akin? Oo! Proud talaga ako! Sabi ko, wala na nga! Ang ganito si Sarabi! Nag-prank sa katay ko! Habang nagbi-video call kami, dun sa complaint, ginaganon ako ni Mona sa tabi. Paano? Diyan, sa gilid ko, nasa gilid ko siya eh. Tapos ginaganon niya ako. Alam mo yung parang kaya mo yun natin. Kaya mo ang sweet. Yung pala, summit! Sigula dyan, dami nilang alam. Ako kasi kausap nila, sinabi ko lahat, eto po, eto bibigay. Eto po, ganyan-ganyan, para mag-galit. Yeah, taliwala talaga siya, sabi ko. Ngayon, meron akong trust issue. Pag may tatawag, prank ba ito? Kanina kami delivery eh sa gate. Ma'am, may delivery po kayo dito sa gate. Sabi ko, kuya, prank ba? Seryoso? Kasi may trust issues na po ako eh. Hindi kasi na in-expect yung dumating. Hindi po ako prank, ma'am. Hindi po ako marunong mag-prank. Bakit po? Sabi ko, wala kuya, meron lang akong trust issues ngayon. Pasensya, medyo, pasensya ka na. Pasensya ka na talaga sa ano po. Kasalanan talaga ng kapatid. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. Sana lumapit ka dito. And kung nag-enjoy kayo, please subscribe to my channel. And also, subscribe to Mona's channel kasi malapit na siya bumalik sa vlogging. Mag-iisip na siya ng mga contents and tunutulungan natin siya. Kaya support natin siya sa kanyang pag-iwan sa akin. Okay, guys, and gusto ko din magpasalamat sa Ivanatics kasi nagpadala sila ng flowers and on sweet nyo guys, mahal ko kayo. So, kung nag-enjoy kayo guys, please subscribe to my channel and I'll see you guys in the next video. Kung may mga request kayo, comment down below. Bye! Bye! Love you!